the paths of their ways are turned aside. They go to nothing and perish. The troops of Tima, look, the companies of Sheba waited for them. They were confounded because they had hoped. They came hither and were ashamed. For now ye are nothing, ye see my casting down, and are afraid. Did I say, bring unto me, or give a reward for me of your substance? Deliver me from the enemy's hand, or redeem me from the hand of the mighty. Teach me, and I will hold my tongue, and cause me to understand wherein I have heard. How forcible are right words, but what that you're arguing with proof. Do ye imagine to improve words, and the speeches of the one that is the Spirit, which are as wind? Yea, ye overwhelm the fatherless, and ye dig a pit for your friend. Now therefore be content, look upon me, for it is evident unto you if I lie. Listen by the long verse. Return, I pray you, let it not be iniquity. Yea, return again, my righteousness is in me. Is there iniquity in my tongue? Cannot my face discern perverse things? Pray daw mas lang, sunin mga salita again. Tubuloy-bulayin na, parang kaaralan ng mga kukuha ng lesson dito, Lord, as we go on with our series pang nasa Luhong Diyo. I pray ito pong magbigay ng katalinuhan sa bawat isa, pag-unawa. Kasi sa inyo po, para kay believer, at maintindihan Panginoon ng mga ayos, Panginoon. And mahalin namin yung salita, Panginoon, dahil ito po ay may mga aral, Panginoon, na hindi natin makukuha sa ibang bagay, Panginoon, kahit saan pa. Kahit yung mga nagkagaya dyan, nag-aaral ko mga rin, Panginoon, but ano po ay tulungan at itapat mo ang Panginoon paano aralin itong mga bagay ko sa my play na kaya po ng Jesus na yung play. Amen! Amen! Tawag ko na po. Good evening po sa lahat. Good afternoon pa lang pala. Wala lagi ako sa Velos. Title po nito is Pity Should Be Shown From His Friend. Pity Should Be Shown From His Friend. So maganda sa atin yung isa dito sinabi. Pastor Anderson, meron ka rin. Maganda. Pero yung pinaka-tema kasi ng chapter dito sa 14. So, sisay natin. Again, para sa mga bago, na G-San, ang tuloy-tuloy nila, no? Sisay niya. May akusapin ko rin kayo. Ha? And then, oh, dito na muna, natagilan na muna yung ano, cellphone. Basta nasa cellphone ng Bible eh. Kaya nga magdala kayo ng ano, parang hindi kayo magkamala ng Facebook dyan. Ha? Naka-tablet ako. Kaya alam mo naman, nakagipan. Ano pa? Yung iba dito. Kaya ko na meron dyan sa... Dyan. Okay lang si Mama na dyan, si Ate Marge. Yung ano, si Julia. Papainap pa kayo dyan. Ay, dito at least. Yan. Yan, yan. Yan, yan. Ayun, mama. Wala pang mag-a-share. Kasi mamayan muna. Mahirap yan, pero ano yan. Dapat maaga lagi a-share. Okay na yan, please. Kahit saan na kayo nung buo. Yan. Okay. So, tutok tayo kasi ano to eh. Medyo maganda yung ano ng Job. So, para sa mga bago, si Job po, kung hindi nyo kilala si Job, siya po yung isa sa mga righteous person na nabuhay sa mundo. So, pero nangyari sa kanya, kahit siya yung righteous, ang inaasahan mo sa mga taong righteous, ano, talagang halos walang kasalanan. Pero pag tinignan mo, balita sa kanya, ganyan siya, matuwid siya. Binanan niyo kanina, di ba? So, he's a just man and one that is true with evil. So, galit siya sa masama, gusto niya mabuti. Kaya siya ay sinugot ng Panginoon, una sa chapter 1, siya ay nawala ng maraming kabuhayan, nanakaw yung iba, iba sinunog, mga anak niya namatay. So, matindi yung naranasan ni Job. Pero ang
gusto kong bigyan yung pansin doon yung ano po, di ba, yung ang Diyos ang sumubok sa kanya. I mean, si Satanas ang nanguna. I mean, talagang gusto siyang tirahin eh. Pero hindi makakakilo si Satan kung walang pahintulot, no, ng Diyos. So, ay pasabihin na, yeah, sa chapter 2, napagin niyo ba ang chapter 2? So, sa chapter 2 naman, hindi na contento sa Satanas, medyo ka pa rin ng Diyos. This time naman, kalusupin naman ni Job. So, bukod sa, sabi kasi doon, flesh and bone, eh, no? Kaya kanina ko lang, nabinasa niyo kanina, oo nga, hindi lang pigsa ito. Siguro, may sakit pa sa balat ng tumatago sa laman. Ah, so, ito po. Keto, no? Meron niya rin. Ha? TB. Sa buto. TB sa buto. Siguro talagang halo-halo na, no? So, ang sakit ng katawan mo, yun nga. So, tas bandang huli, siyempre, minuro pa siya ng ano, nasa pa siya ng asawa niya. Yung asawa niya, hindi namatay, no? Tibay. Sa banda mo, hindi. Pero isa pa nga isa nagpahirap sa kanya, mahal niya asawa niya, kaso, siya, parang inasalpa siya, di ba? Dinamay pa ang Diyos, kaya sabi niya, parang ang loko-loko. Hindi lang loko-loko yun. Foolish, sabi niya. Mukha lang. So, siguro, pinigilan niya pa yung bibig niya. Anyway, sa 3, nagpahayag po si Job ng kanyang pagka, of course, yung kanyang emotion doon ay parang gusto niya ng mamatay. So, natapos na po natin yun. Lahat halos na sinabi niya doon, ganun ang tema. Gusto niya ng mamatay, gusto niya ng mamatay, hindi siya nabuhay, patay na siya ng Diyos. And then sa 4 and 5 naman, yung si unang kaibigan niya, no? Si Eliphaz. So, may mga natutunan din tayo doon, pero yung mga application mo ang mali. Ina-apply niya kay Job, kasi nasabi niya, pinagpapalagay niya si Job ay may kasalanan. So, lesson daw, huwag niyo yung gawin niyo. Ngayon, kahit masukihin niyo sa palagay niyo, ay, pinapago ang kasalanan to, kaya siya ginawa ng gano'n. Eh, paano ko righteous pala yun? Pagsubok lang pala. Kaya, ingatan niyo kayo. So, dito tayo sa chapter 6 ngayon, si Job na naman ang magsasalita. So, ano kayang, sabihin niya? Kasi nagsalita yung kanyang isang kaibigan. Okay? So, kaya sabi ko naman kanina, no? Ang tema natin is, 14, pag ikaw ay kaibigan, dapat ikaw ay maawa. Okay? So, pastor, kung pwede ka naawa sa mga bakla, ano yun? Kaibigan mo ba yun? Yun yun. Sa Bible, magaling ko, lagi may condition di yan na hindi ka niya nilalaglag. Anyway, sabi dyan, sa salita siya, oh, that my grief were thoroughly weighed. Actually, ito rin yung tema dito eh. Ano sabihin ng thoroughly weighed? Ano yung weighed? Timbang. So, bakit itimbangin yung kanyang ano yung grief? Yung naramdaman niyang kabigatan. Bakit mo yung titimbangin? Ha? Tinitimbang ba yun? Para makontot. Alam niyo yung ano, yung context last 2 chapter. May kaibigan siya, mas expected sa mga kaibigan, ang gagawin? Hindi, ha? Dadamayan siya. So, in a way, parang dinamayan naman siya na kaibigan. Ito nag-upo sila, ilang araw kayo? 7 days. Wala nagsasalita. Diba? In a way, dinamayan siya, pero yun nga, yung 4 and 5, chapter 85, pinaparatangan po siya unrighteous, may kasalanan siya, kaya binatangan. Which is enough. Kaya sabi dito, dapat timbangin nyo po, no? So kasi kahit sa atin po, yung nabanggit ko nga sa inyo last time, di ba? Pero kwento-kwento lang yan. Pero baka nga daw, totoo. Pero yung sabi, kasi marami nagsasabi, yung isang pastor, nalang yan, lumakan yan, maganda. Pero, sino yan? Yung ano, na tagal niyang nakaano, tapos yung hindi ko nabagit sa inyo. Magaling na preacher, yung napas na. Alam mo yun?
Basta yung parang hinahamon nito kasi yung Diyos. Ganun sabi niya. Ha? Oo. Pilipino. Si... Alumotan ko. So yun nga, hindi natin sure kung yun yung totoo. Kaya sabi nila, kaya mag-iingat tayo. Pero pag tinignan mo nga rin, either pwedeng pagsubok, pero pwedeng parusa din. Kasi parang may, ano, sinabi daw niya, kung may ginawa talaga akong mali, parusahan ako ng Diyos, parang gano'n. So mag-iingat kayo yung sabi nyo, natin, lahat. Okay? At gano'n din naman, huwag kang basta-basta mag-uusga. Imagine nyo nalang, kung may sinusubok dito, sinusubok na nga eh. Tapos, bitches, gusto pa kaya ganyan yan kasi ganito ginawa niyan. E di dinagdagan mo pa yung problema ng tao. Kaya yan, sinasabi ngayon ni Job, dapat yung aking kapighatian ay sinusukat. Ito, sinasabi nga sa mga, meron tayo dito, pinagkit ko rin umaga, may nagbabalik loob na nga, babanatan mo pa ba? Kaya mo na si Pastor kasi, ano yun eh, may karapatan niya yun, tsaka pabaho niya yun. Okay? Sabi nga sa inyo ako, pwede lang din ako salita buong araw. Kilala niyo ako, sabihin niyo, ganun nga yan, di Pastor. So pag may sinabi ako, kalkulado na po yun. Kailangan ko sabihin kahit ayaw akong sabihin. Okay? Kaya mga nasisigawan minsan, gusto ko lang, kayo na lang magsigawan eh. Diba? Pag ginawa ko sa inyo, hindi makakabuti sa inyo. So si Joe kasi ang problema sa mga friends niya nga, ni hindi man lang kinonsider yung kanyang nararamdaman. Yung grief nga dito, yung sorrow, dito, nararamdaman niya. Kasi parang sabi natin sa last time, di ba? Parang OA naman si Joe. Pero nakasabi mo ba talaga yun? Kung ikaw namatay ka ng 10 anak, walang kabuhayan mo, ay ano ka pa, kung ano man yung keto, mga voids, or ano man yung sakit niya. Gusto niya lang mamatay. Hoy, kung magsalita ng ganyan, masasabi mo ba yun? Di ba minsan nga ako, pag may nag-ano sa akin ganyan, okay naman ko, pero intindihin mo pa rin, ba't niya kaya nasabi yun? Kasi yung marami pong tao, kahit kayo, minsan may gusto kayong sabihin, di nyo alam kung paano exactly, di ba? Ano mga bata, kung gusto nyo makatulong sa kanila, huwag mo lang, ano, talito, nasabi ko kanina, i-way or ibuhatin eh. Timbangin yung sinasabi niya dahil yung sinasabi niya. Tingnan niyo kami ng saan siya nanggagaling. Kasi nga, nabanggit ko sa inyo yung alam niyo ba yung tinatawag nilang ano? Yung policy of ano? Yung raising the bar, alam niyo yan? Eh, iba, hindi pa alam. Pag sila na-raising daw, isabihin, inuusga sa, gusto mo kasi siyang ma-down, kaya ang gagawin mo, itataas mo yung bar ng standard po yun. Mangari, si Jamie, matalino daw yan. Mangari, sabi niya, gusto mo daw, maingit ka kung mangari. Hindi naman eh. Ilang ba siya sa ano, kung matalino yan, sa Harvard din ako, ano, ganun ba? O kaya si Daddy, malakas pa rin, matanda na. Malakas naman ni Daddy. Hindi naman malakas eh, naman bubuhat ng 50 kilos yun. Araw-araw eh, ayun ba yun? Kaya si AJ daw, pogi naman. Hindi naman eh, mukha kang ano eh. Mga ganun ba? Ay, din yun. Kaya, ayun yung kabaliktaran ng pangunawa. No? Hindi mo siya inuunawa, idadown mo siya. Tapos, yung standard by which you judge him, itataas mo na gusto. Eh, kahit naman sino eh. Meron bang matanda na kaya mong mag-ano? Meron pala. Meron din. Pero pati kung makasahan yung hindi naman weightlifter yun, hindi naman Olympian yan eh. So, ganun yan. Baliktarin naman natin yun. Kung may kaibigan ka, alam mo na, nasa distress nga. So, palagi mo nga kapag-isip yan ng ano, kapag-bitaw yan ng salita na kala mo hindi siya namatayan or something. So, minsan talaga, sa hinahari ng tao, kahit pa maganda yung description sa kanya, magkakamali yan. So, kung kaibigan ka, ano dapat mong gawin? Eh, kasi righteous kami, ayoko magsalita dito ng ano eh. Eh, kasi merong talagang kasalanan siguro yan. Hindi mo nga alam eh. So, ganun, pwede mo rin, away. Yan yung sinasabi niya. Sige. At itimbangin mo na yung sinasabi ko. May sinabi ba ako doon na unrighteous and Joel? Wala naman.
Yan sabi niya. Kaya, and may calamity laid in the balance together, okay? Yung grief niya, tsaka yung naranasan niya, calamity, i-balance yun naman bago niyo ako husgahan. Nay. Mayroon na. Mayroon na. For now, it would have be heavier than the sand of the sea. Ano, mabigat yun, mabigat. Therefore, my words are swallowed up. Diba? Nakita niyo na? So, minsan tayo, ay pag matindi yung ating, kalala niyo yung games na, ano, napakain ng, ano, pulboron. Tapos biglang pipito. Sino na manasan yun na yun? Hindi pa, minsan gawin natin. Pinakain ka ng, hindi nga pulbos yung powder yun, tapos pipito ka. Tapos pipito, di ba, mas smart yan eh. Parang ganito, siya naman, gusto mong maganda sabihin ko eh, ito nga yung karanasan mo. Tumandaan niyo po yun. Kaya minsan, pagbigyan niyo nila ako, minsan nakikita ko, naaasa siguro yung basahin sa akin. Sige ako, hindi ako sinisigawan sa bahay, tapos dito nasigawan ako. Minsan, kaya nakagawa ko rin yun, kasi nga, minsan yung timing niyo minsan, mali. Diba? Kailan nagkakaano na, marami nang inaasikaso dito, kaya saka pang papasaway, for example. Okay, pumili naman kayo ng ano ng timing ba ang sabi. Okay? So, ganun din si Job eh. Ang bira naman itong mga ito. Magmamarunong pa kayo, mag-speech pa kayo dyan. Nakita nyo lang. Ganun nangyayari kay Job. So, ano yung mga aral dito? Una, yung inyong mga sinasabi, ingatan nyo, marunong kayong makiramay. Ipasok natin sa soul winning. Nari, yung iba sa inyo, alam yung lumaki sa kulto, tapos anong gagawin nyo? Sige, marami kang alam, pero maaabot mo ba siya ng diretsyo yung mga God? Alamin mo muna. So, kaya nga advantage siya pag tayo nag-survening sa labas, sa stranger, complete stranger, advantage po talaga nun. Wala silang preconceived idea about you. Ngayon, kung matindi yung ano nila, kung alam nila yung Baptist, kung narin, mga ano yan. Pira naman yung ano sa Baptist, yung mga iglesia ng Sabiano yan. Yun lang naman eh. Karamihan nga, hindi nila alam yung Baptist eh. So, in a way, maganda. So, ngayon, pagkakilala mo yan, office mate mo yan, ako, hirap yan. Kasi, ano kayo eh, sa opisina kayo. So, madalas sa office kasi, nakasakay pa ng workplace. Ano yan eh. Parang feeling ng karamihan, ganyan. Kailangan yan eh. So, pag dinamayan mo yan ng religion, patay na. So, kaya yun, hinahanap ko din maging maingat sa mga mas nakilala sa inyo. Lalo yung mga ganyan. Sa work and then sa school. So ano pa? Yun yung mga anak. Tuloy natin. Lalo na pag may pinagdadaan. Okay? Kung kailan lang, mapahiya siya kung nga rin kanina, tapos may biruin mo ngayon. Ah, ganun pa. So ito naman. Description na naman ni Job kung ano yung naranasan niya. Medyo mabigat. Talinhaga, pero mabigat. So sabi niya dyan, for the arrows of the Almighty are within me. So arrows, yan ay instrument na pwedeng pagpatay or pwedeng pagsugat. Okay? Nasa loob daw niya. Tapos, may poison pa. The poison were off. Kasi were off, yung arrow, may poison pa. Yung arrow, nasa loob mo daw. So ano gagawin ng poison dyan? Way of drinking up my spirit. Sa Tagalog, iniinom yung aking parang spirit dito yung buhay. Okay, binigyan natin ng kanina. At saka last week. Yung sabihin, nung Thursday. Diyan yun. Napadalas ang spirit ay parang buhay or lakas. Okay? Tingnan nyo sa context. So, ganun nga naman. Pag ikaw yung na-poison, ano mangyayari sa'yo? Nangihina ka para kung matay. The terrors of God. No? Kaya magkakaroon tayo ng blokon. Ang klaseng sakit meron siya. Di ba? Yung cancer, masakit din yan. Di ba? Ano masakit sa katawan? Karoon ka nga lang naman eh. Sakit sa ngipin, di ba? Kaya yung ano, magsakatawan, flu. Pangkaso, di ba? Sakit na. Eh, paano kung cancer or something? So, iniintindi natin ba si Joe? The terrors of God do set themselves in array against me. So, sa inyo madalas na ano yung in array? Sa Bible. Sa labanan, di ba? And he set his host in array. Ibig sabihin, handang-handa, marami, handang, panakit. So parang gano'n yung ano, ang dami niyang sakit. Siguro.
Kaya bihira na papangalan sa anak niya ang Job. Eh. Meron ba? May kilala kayo. Meron. Job. Ang bagay, righteous kasi. Pero parang ang hirap. Ito naman. Ito mga tanong to. So, aralin natin bakit niya tinatanong. Okay? So, that, alam niyo, as no donkey. That, ano yung brave? Makasagot mo yung ano. Ilan po yung, ano niya, yung kumol niya. Okay? And then, yung lower, ano yun? Eh, yung tawag po sa ungak, parang yan. Umuungak. Yung father is pagkain din ng ox. Ngayon. Kasi sabi dyan, that the wild as prey when he hath grass. So, nagireklamo ba siya, umuungol ba siya pag meron siya pagkain? Eh, yung ox, pag meron siya pagkain, at uungol ba siya? So, nagsasabi ni, ano kayo? Ni Job. So, obviously, kaya naman siya talaga nakapagsalita kasi siya, di ba? Ano yun sa last, sa chapter 3. So, kaya, ano sinasabi mo sa mga kaibigan dapat? Hayaan muna. Hayaan muna. At yung mga babae daw, especially, di ba? Pag yan ay nalidistress. Yung lalaki, parang, ayoko nga, hindi yung ano mo yan. Pero may nararamdaman kasi yun. Kunwari, ano? Kunwari, ano bang ano ng problema ng babae? Sa asawa. Kunwari, ano? Ha? Kunwari, ano? Ano iniisip ko? Ina yung reklamo. Hindi, yung ano daw, yung parang kwento ko nilang last time sa inyo, yung kalbo, alam niyo. Kasi nang una, niloko mo. Okay, so nagdududang ngayon sa'yo. Ay, wala. Ngayon, talaga nagtapat ka na. Wala ka. Wala nang makita sa'yo. So ngayon, magreklamo pa rin. Bakit? Kasi dati mo nang nawala yung tiwala. Okay? So, kung sabi yun. So kung walang dahilan para siya magreklamo, wala dapat. Kasi nasabi lang yun, pag nagreklamo yan, eh, alam mo namang nasaktan dahil sa ginawa mo dati, o kaya ginuto mo kasi, o pinaghintay mo, yan. Diba? Kasi, usapan natin, ganyan ha. Sige. Pero, tagal naghintay, tapos gusto mo, wala lang sasabihin. O, siyempre, meron. Okay? So, yung kaibigan niya, katulad ni Joe, pag yan ay nangaramdaman, may karanasang ano, ang tamang ano dyan, kahit sa mga Kristiyano, ganoon na lang. Mare, ano ba yung nagkakaupin nandito? Ah, nalate kayo, or ganyan, or usapan nyo. Meron dito kasi sa ano natin eh. Ano pa? Kayo, kung ano, nasigaw ako kayo. So, mamaya naman, mabait ako sa inyo. Ganyan yun. Alam nyo ba yan? So, kasi kinukonsider kayo. Okay? So, yun na yan. And then, sa 6 naman, can that which is unsavory be eaten without salt? Sino marunong magluto? Hindi ako. Yung salt daw, hindi ba pwede mawala yan sa kusina? Sabi nila. Kaya nga, yan kasi, so, ang obvious sinasabi niya dito, yung dito na sa ano, or that there any taste of the white of an egg, may lasa ba daw yung white of an egg, lalo pag hilaw siya mawala. Pero siya sabi dito, obviously, gano'n na, parang dapat obvious na sa inyo yun. Na kaya ako nagsasalita ng medyo OA, kasi grabe yung naranasan ko. Anong gano'n. Ito yung medyo mayroon din din. The things that my soul refuses to touch are as my sorrowful meat. Ano yun? The things that my soul refuses to touch are as my sorrowful meat. At tama lang, ano yung meat? Sa Bible, madalas is pagkain. Okay, tandaan nyo na. So, ano yung sorrowful meat? Ha? Sorrowful meat. Ano yun? Mahirap pang kainin yung ano? Nalala ko pala si Maykaya. Nalala si Maykaya, prophet. So, di ba? Matapang siya eh. So, sabi niya, dalhin nyo ito sa kulungan at pakainin nyo ng bread of sorrows. Sabi nyo, may sabihin lang doon, hindi mo kapakainin yun. May sabihin lang, nakakatawin mo yun or something. Ganun po yan, okay? So kaya ibig sabihin lang yan, ayaw nyo nang maghirap. Okay?
ayaw niya nang maghirap, ayaw niya nang isipin, for example, no, touching, sabihin niya, ayaw niyang maalala na yung kanyang mga mahal na anak, ay bigla na lang naglaho. Okay? So, babalik yung tema nung chapter 3. Kaya sabi niya, oh, that I might have, ay, gusto siyang sa Diyos. Ano kaya yung hihingi niya sa Diyos? Sa palagay niyo? Ha? Chapter 3. Mamatay na siya. Sabi niya, no? That God would grant me, gusto ko to, sana ibigay sa akin ng Diyos, ano kaya yun? Even that would please God to destroy me. Ang tindi na naranasan ni Job. Amen? That he would lose his hand and cut me off. Madalas na sinasabi ang cut me off, madalas yan either alisin ka, eh pag inalis ka sa mundo, paano niya alisin sa mundo? Ipapatayin ka na niya. Ano yung lose his hand? Gusto yung parang pinipigilan pa ako ng Diyos mga eh, patayin eh. So, sige Lord, bigyan mo na. Patayin mo na ako. Then should I have comfort? O mas gusto niya na yun. Yea, I would harden myself in sorrow. Okay? Sabihin, okay na sa kanya yun. Hindi magandang pakitain yung patayin ka. Pero mas gusto niya na yun. Okay, kaysa naman siya ay mapigatiin ng tuloy-tuloy pa. Let him not spare. Huwag niya akong iligtas. O huwag niya akong maawa sa akin. Huwag na. For I have not concealed the words of the Holy One. So, yun yung kanina pa inisip ko. Ano yun? Ano yung concealed? Ano yung ginawa niya? Ano yung hindi niya ginawa? Ano yung hindi niya tinago na sa mga salita? Ha? Wala nga. Ano nga yun? Ano bang salita ng Diyos? Tayo, ano yung madalas nating gustong i-withhold or itago? Na huwag na lang sabihin. Ha? Mga? Masama. Hindi, obviously, positive to eh, yung sabi niya eh. So, nung hindi niya tinago yung mga salita ng Diyos, positive yun. Ano yun? Yung madalas tinatago ng iba. Ha? Kaligtasan. Kaligtasan. Ba't natin gusto niya na yung tago yun? Ano yung tinatago ng iba, especially yung mga preacher? Yung katotohanan na masakit. At saka yung mga katotohanan na pag sinabi mo, ipe-persecute ka. So yun ang nakita ko dito. So parang sinabi niya, hindi ko, wala na akong tinago. Ibig sabihin, preacher siya. Kaya minsan, naiintindihan mo na kayo kung bakit galit din sa kanya yung mga kaibigan niya. At bakit naghahanap ng butas tong mga to. Kasi malamang, katulad ng inaasahan natin, ang definition ng Bible ng righteous, ang righteous po, pag mali yan, sasabihin niya. Kaya yan po pinapractice natin dito. Amen? Kasi kayo, napansin ko talaga iba, ganun, pumaplacing kahit mga preacher, supposedly. Tinatago nila. Sabihin, ayoko rin ng bakla eh, pero pagsigawan. Ha? Paano nalaman ng iba? Diyan nga sila lalong dumadami kasi wala nagsasabi. Naggalit ang Diyos dyan. So, yun, nakita ko. Ngayon, so, parang sinasabi niya, Lord, please, ito yung request ko, patayin mo na ako kasi ginawa kita ng mabuti at ang ginawa ko mabuti. Kung ano gusto niyo, sinabi ko. Okay? Igat? What is my strength that I should hope? And what is my end that I should prolong life? Sala muna. What is my strength that I should hope? Ibig sabihin, gano'n ba ako kalakas? Yung hope is positive yan. Pero pa sinasabi niya, hindi ko na kaya. Kasi alam niyo lang positive doon ha. Again, kung kahit yung mga friends siya, dapat di ka ganyan magsalita. So sinabi din naman sa chapter 1, di ba? Hindi na wala yung integrity niya. Okay? Hindi integrity, ha? Integrity, hindi na wala. So pero nga still, nakapagbitaw siya ng mga salita na para sa iba, it's okay. Kasi nga, matindi ng naranasan niya. Okay? Nakakasunod pa? So again, yung tema nito, yung sinabi ko kanina, pagbigyan mo na. Hindi naman napakalakas niya na namatay ng anak. Wala man lang sinabi. Puro praise the Lord pa rin. No? Praise the Lord siya nung una, di ba? Chapter 2. So, still, intindi natin. So, yung pangalawang part naman, sabi, and what is mine end that I should prolong my life? So, ano yung end dyan? Ano yung end dyan? Ha? Ha? Goal. Pwede, or yung aking
patutunguhan. Kasi ganito po yan, sino ba yung kayo, sino gusto yung mabuhay ng matagal? Anong klaseng tao? Yung wicked o yung righteous? Sino, or walang kayang gawin o yung may magagawang maganda, di ba? So pag alam natin, kung nalang, ito matalino to, mabait pa. Sana mabuhay ito ng matagal, at paggawa niya yung dapat niyang gawin. O, yung mga, alam niyo na, sinabi natin kanina umaga, di ba? Yung mga walang kwenta na, loko-loko pa, mamatay na. So kaya lang sabihin ngayon ito ni Job. Parang sinasabi niya, parang haba yung buhay ko. Kasi hindi pa naman niya alam lahat eh. Hindi alam niya mga suwag niya pang, ay, yung pangalan at yung kwento dito. At tayo pagpapalain about that. Kasi sabi niya, gusto niya mga tayo. Basically, ganun pa rin. Wala na akong magagawa. Ano bang klase ang end ko? Ano bang goal ko? Ano ba yung mangyayari sa akin? Ang magagawa ko pa? Ba't ba ako mahaba yung katayin na lang ako ng Diyos? Okay? Matindi. 12 is my strength, the strength of stones. O yun yung sabi kanina, hindi siya ganun malakas. Hindi siya parang bato na napakatibay niya. Or my flesh as brass. So parang kanina, pinayos namin yung rejetong. Yung rejetong ng truck, ano yung brass din. Iyon pa yung ina-welding. Sa akin, plastic lang. So, matibay ang brass. Pero hindi si ganun si Diyo. Pati rin tayo ganun. Okay? May pagkaibigan kayo na nahihirapan na, please naman, tulungan nyo na. Kaya ito na sinabi dito. Ano, ito naman sa 30 tayo na. So, is not my help in me and this wisdom driven quite from me? Ano yan? Is not my help in me and is wisdom driven quite from me? Dumunan tayo sa pangalawa. Kung sinabing is wisdom driven quite from me. Again, kinukunta niya po yung sinasabi ng mga kaibigan niya na silent minds. Kaya siya ay pinarusahan. Kaya pa sinasabi niya dito, kahit ako yung naparusahan, nag-iisip pa rin naman ako. Hindi pa naman yan nawala. Okay? So kaya yung help in me, yung sabi may ano pa siya, nakakapag-isip pa siya. Okay, yun lang yun. So dapat yung mga kaibigan niya na tumulong sa kanya, this time, kailangan niya pagdepensa yung sarili niya. So, ang hirap na pong kalagayan niya. 14, to him that is afflicted, pity should be shown. Ngayon, ito yung ating title, ha? Ito na, sinasabi niya na malinaw. Okay? Siyang, ano afflicted? Ano magandang ano dyan term? Afflicted, sa Tagalog. Siya, may pinagdadaanan yun, nasa utak ko yun. Ang magandang ano dyan? Afflicted. Sugatan. Sugatan, ha? Salamat po. So nakita mo na sugatan. Kaya kanina umaga, bagsak na isa pa nga. Ang nakita mong ganon, tama na. Kasi alam niyo kahit sa Diyos, nangyayari yan. So, yan, nabanggit nyo nga kanina eh. Eh, basta mukhang masaya. Ngayon, kung mukhang masaya pa sa kasalanan niya, sige, banatan. Baka tablan. Then, pero pag sinabi ko ng ano ngayon, yung tao din dyan, nag-vlogpost na, tama ba yung Tagalog ko? Wala na, magagawa. Umihingi ng awa mo, kapatid, pwede ba? Pwede ba tulungan mo ako? Naghihingalo, so, ako. Lupay-pay na. Salamat po sa mga auto. Nagahalo kasi sa akin yung English, Tagalog, tsaka Greek. Anyway, to him that is afflicted, pity should. Pag hinabing should, utang na loob. Kawaan na natin. Pakita mo na naawa ka sa kanya, hindi yung... especially again sa friend, ha? Kalaban ng Diyos yan, yung friend natin. Hindi natin kailangan kawaan niya. Dahan niyo po yun. Tayo padala sa iba. Anyway, but he forsaked the fear. Ito na yung ano. Actually, after nito, i-describe niya na yung hindi mabuting friend. Okay? Ulit-ulit lang natin. Pero unang sinabi nito, forsaked the fear of the Almighty. So, napakasama pa lang. Hindi maawa. Andaan niyo po yan. Kaya, pwede ka nang ipasok dito as a church tayo. Ano tayo? Mga soul winner tayo dapat. Ngayon, minsan yung iba kasi ganito. Gusto nila, lagi silang na... hindi na po pwedeng soul winning lagi ang aking topic. So, kaya pwede na, kaya minsan may devotion tayo, di ba? Pero minsan, di mo, ano yun eh, kailangang hintayin pa na ikaw ay
pep talk na tawag namin dyan. No? So yung awa lang mismo, maalala mo, sa impyerno sila da, sa pupunta. Anong pangalan ni sir, kuya? Joshua, okay. Joshua James or James Joshua. Basta yun, J. James. So ligtas na ba si J? J. James. O kumelo pala yun. Si Joshua? Amen. So ngayon, wala ako. Yan, so anong klaseng tao ka? Isipin mo na lang to. Lalo sa church natin, soul winning church to. So kung ikaw ay hindi malalakaramdam ng awa sa tao pupunta sa impyerno, anong klase ka? Okay, hindi sabi hindi ligtas ha. Kaya sabi nito, pag forsaking the fear of the Almighty, parang either ligtas yan o hindi. Pero bin mo tayo sa ligtas kasi mga ligtas din yung tao dito eh. Para ma-encourage kayo mag-soul winning. Amen? May mga bata pa naman yung pasto, may pagka, hindi mo alam. Okay? Kahit ang mga rito, pagkuhaan natin ng awa, anong klase ka daw pag ikaw ay supposedly, kaawaan mo, i-consider yung kaibigan mo, nahihirapan na, or yung kanina sinasabi ko, soul winning, pupunta sa impyerno yan. Hindi mo yan kaaway kasi hindi naman tayo probe, kaibigan mo yan. Anong gagawin natin? Wala ka bang takot sa Diyos? Ito naman, my brethren, okay, my brethren tao niya, ibig sabihin, pwede natin again relate sa mga ligtas. Kaya sabi dyan, have dealt deceitfully as a brook. Ano ba yung brook? Ano yung brook? Hindi yan yung binabasa. Ano yung brook? May R eh. Tubig yan. Tsaka, and as a stream of brooks. Parang baybay sapa yan. Sapa. Batis. Maliit lang na... Bakit ano? Bakit deceitful? Kasi nga, sa bagay nakawalan ba ng tubig yung baybay sapa? Never. May mga brooks nga, ito maliliit na stream, nawawalan niya na, lalo na pag summer, di ba? Yung sinasabi dito, kasi po ang brook and stream, ay siyempre, alam mo gusto ng tao dyan mo? Tubig. Pag walang tubig, ano? Nalala ko tuloy-tuloy sa Peter, no? Tsaka sa Jude, yung sabi dito, clouds without water, di ba? So parang ganun. So ang kaibigan ang inaasahan sa brook, sa stream, inaasahan mo, may brook. Pagpunta mo, walang tubig. Inaasahan mo, may tubig. Eh kung may kaibigan ka, uy, bumisita yung kaibigan mo. Alam naman niyang, ano ko, matay na ko ng anak, kay naghihirap na, ano kay gagawin ng aking kaibigan? Siguro, aasa rin ako. Hindi, ang aasahan mo, ikaw comfort ka. Amen? Pero yung mga hindi mo walang awa, uy, may mga Baptist doon, punta dito. Gusto winning kaya ito. Yung basketball lang pala. Dumayo lang ng basketball, maraming Baptist, ganyan na. Ay, ito mag-soul winning sa lugar nila. Next tayo. Which are blackish by season, reason of the eyes and wherein the snow is hid. So, matindi pala ito. So, hindi pala summer. Winter. So, pero wala ding tubig yan. Okay? What time they wax warm, they vanish. So inaasahan mong matutunaw na at magkakaroon ng brook or stream at tubig, nawala, naubos pa rin. When it is hot, they are consumed out of their place. Yan sabi ko kanina. Lalo walang tubig pag mainit. So again, balik natin sa mga friends. So sana hindi tayo ganun. Amen? Eh basta wala akong ganang soul winning ngayon. Yun nga, parang hindi ka kaibigan. Amen? Amen? Amen. So maging kaibigan po tayo na para sa kanila. Tuloy ko. The troops of Tima, Luke, and companies of Sheba waited. Hindi ko po alam kung yung Tima at Sheba na yan. Namin ko na sa inyo. Okay? Kaya tuloy natin. They were confounded because they had hope. They come hither and were ashamed, for now ye are nothing. You see my casting down and are afraid. So yun ang ano sabi natin. Ang inaasahan niya ay may pag-asa siya sa kanyang mga kaibigan, pero wala siyang maasahan. Okay? Walang kwenta. Yun ang sinasabi doon. Casting down and are afraid. Nakita mo ang aking casting down. Yung sabi, nakita mo na aking
malunos-lunos na kalagayan, ano yung afraid? Yung maganda, di ba? Takot akong tumulong, baka ano yun? Baka ano ba? Baka usgan din ako ng Diyos. So, medyo sagiin lang natin yung ating preaching next time. Yung sasabi niya sa, gusto mong tulungan, kailangan niya talaga ng tulong. Eh, baka ako nari, pera. Eh, kailangan niya ng pera. Meron ako dito, kaso pag tumulong ako, baka ako yung mawalan. At posible naman talaga yun, di ba? Yan yung sabi dito, huwag kang matakot. Amen? Kasi yung takot, nabanggit na natin before yan, at meron na tayong preaching dyan. Okay, nakakala niya. Huwag kang matatakot, gumawa ng mabuti. Amen? Pero itong mga to, natakot sila, hindi nila tinulungan si Job, bandang uli, inasal pa. Diyan po ba kayo? Amen. Ang dami kasing aral, pero isa lang yung tema, pero tatagpo yan sa ating pag-aralan. Did I say bring up? Ito na, sabi ko. Nasagi na talaga yung ating preaching. Ha? Next week. Ano sabi dyan? Did I say bring up to me? Sinabi ko ba na, alam nyo, wala, may problema ako sa pera. Magdala kayong pera. Or give reward for me for your substance. Yung sinasabi. Yung substance po, yun yung pag-aari nyo. Sinabi ko ba? Nabigyan nyo ako? So, ano yung sabihin nun? Actually, tama lang na, di ba? Yung inaasahan mo, minsan pag may lamay, ganyan, kahit pa paano, pag walang wala, di ba? Kahit pa paano, ganyan. Kasi sabi ni Job, hindi niya nga sinabi yun eh. So, kung tatakot, ba't galit sa akin itong mga to? Ba't ako inaasahan itong mga to? So, yung sabihin, may ugali talaga itong friends niya na hindi dapat natin gayahin. Amen? Kung talaga wala ka may tutulong, at least na huwag ka namang asar. Huwag muna siyang pagsabihan ng bagay na ano, hindi na dapat. Hindi niyo ba yun? Or deliver me from the enemy's hand, or redeem me from the hand of the mighty. Basically, wala nga siyang pabor na hiningi sa kanyang mga kaibigan. Okay? Wala sinabi. Teach me and I will hold my tongue and cause me to understand wherein I have heard. Yan ang maganda. So, okay, sige. Anong inaasahan ngayon ni Job? Kayo, anong inaasahan niyo sa mga kaibigan niya kung wala siyang kahit tulong na ganyan? Or, ganito, yung tema na natin, kasi ang accusation nila, sa natin si Eliphaz ng 4 and 5, may mali si Job. Ang dami nila sinabi. Pero sinasabi ngayon ni Job, teach me and I will hold my tongue and cause me to understand wherein I have heard. So, ganun din dapat tayo. Sa Tagalog lang muna. Turuan niyo ako, ako'y tatahimik. I will hold my tongue. And cause me to understand wherein I have heard. Ibig sabihin, sabihin mo sa akin yung aking mali, paintindi mo sa akin kung saan ako nagkamali. So, ganyan po din yung attitude natin minsan. Okay? Dapat. Pag talagang may mali ka, ano yun? Dapat ganun. Di yung may mali ka, anong mali? Wala akong mali. Paano may mali ka nga? Eh lalo sa atin, sa mga, ano nga, kahit sa atin, sa doktrina, nabanggit ko na sa inyo yan, bakit ganito attitude ng mga pastor ngayon? O, alisin natin yung mga kulto, sa mga baptist na lang, mga maayos sana, supposedly. Bakit hindi natin pag-aralan, pag-usapan yung mga doktrina na sinasabi nito parang may mali, parang hindi na maling-mali, may pumapasok ng mali. Ba't hindi natin pag-usapan yan? Yan ang tanong. So, ganyan dapat ang ating attitude. Pag sabi, pastor, kahit sino, Brad, parang may mali ka sa super kasi nag-preach na madalas eh. No? So, ganon. So, ba't natin pag-usapan yan? Kasi sabi ni Job, kaya ang ganda ng attitude ni Job. Ang dami natin gayahin, okay? Kung may mali ako, turuan mo ako. Hindi yung may mali ako? Ha? Talaga? May mali ako? wala. Parang ganun eh. Sa tono mo lang, ayaw mo patuho. Okay, kaya ito yung maganda eh, no? Si Pastor Anderson, may ganitong preaching, di ba? Sabi nito, how forcible are right words? Sa Tagalog, malakas ang mga tamang salita. Okay? James, pwede ka dito. Ayan, ha? Sabi kayo dito. Ni napapogiya kayo dyan. Ay, basa nyo nga. Ready, go.
How merciful are thy grace, but what longer are thee. Okay, so nabanggit ko na kanina, ang dami po sinabi ni Eliphaz pala, kinahalim niya pa si Job, hindi niya naman libro po eh. Nakadalawang chapter siya. So ano sinasabi ngayon dito, pag sinabi forcible ang right words, alam niyo yung pwersa, di ba? Force. So ako, ito lagi ko nasa isip. Pag andito ako ngayon, inaaral ko na to, ni-review ko pa to. Tapos habang andito pa tayo, tuloy-tuloy pa po, iniisip ko anong kailangan ko sabihin sa inyo, kung paano ko sasabihin. Kasi alam ko na matindi yung trabaho ko sa inyo. Hindi madali. Pero pag alam ko, pag tama yung sinabi ko, hindi lang sa volume. Pag alam ko yan, pag tama yung banat ko, eksakto, yung hina at yung lakas, mas malakas ang pwersa niyo sa inyo matututo kaya't mangyayari yung dapat ma-accomplish ng Diyos sa inyo. Amen? So anong lesson dito? Ganon din po kayo. Hindi laging nakasigaw. Amen? Kasi yung mga ano, nakakontento na lang tayong sigaw na sigaw. Eh. Tapos yung at ang ganon pa rin. At kaya, ba't di mo subukan yung tamang salita? Tamang mga pananalita? Yung eksakto na kailangan niyang marinig. At para manggawa mo yun, aralin mo. Okay, so again, pasok sa winning. Pasok! Alam mo na ano yan, iglesia ni Manalo. Ano gagamitan mo yan? Yung mga pilosopo, yung mga iglesia ng Soriano. So, aminin natin mahirap. So, ang labanan niya nanggali sa preparation. Paano mabanat? Ano yung mga, ano nila? Alamin mo yung mga mali nila turo doon mabanatan. And then, tingnan mo rin kung anong klaseng tao to, kung medyo prideful yan, kung ano yan, chief justice yan or something. Mahirap yun. So, gusto mo siya matulungan, hindi madali, yes, pero sinasabi lang sa atin dito, kung tamang mga salita yan, walang matigas nga na tinapay daw, di ba, sa... Hindi ako nagkakamali, ma. Mahirap sa... ng Milo. Sana naitindihan natin. Amen. Patalino tayo dito. Talino. Mga bata pa kayo, ganun na kayo. Ayan, pag may asawa na, ano kayo papasunod yung asawa ko? Di pwedeng sigawan lang. Pag lalaki ka, patunayan mo rin yung sarili mo sa kanya. Diba? Nabanggit ko last time sa inyo yung natin. Yung asawa mo gusto mo sa bahay lang. Yun naman sabi sa bahay. Kaso, hindi basta-basta yun. Ano gagawin mo? Baliktad naman yung asawa mo, ano, lalaki, ano, nagkit kanina, makinginom, nasabi nung, hoy, huwag kang minom! Nako! Lalo ka, right words, amen! Alamin mo yun, hindi madali, pero makapangyarihan yan. Pag may nasabi kang eksaktong-eksakto, sabi rin sa Proverbs, kalimutan ko doon, sabi niya, hanapin natin, ha? So, dito na tayo. Malapit na po tayo. Ilang minutes na ako dyan? 54. Tagal pa tayo. Pakibasa. Ready, go. A word feebly spoken is like apples of gold in the pictures of silver. Ah, tapos namin yan dati. Ano yung sabihin na? Ito naman, kanina, right words. Ito naman, words fitly spoken. Ibig sabihin, tamang-tama, eksakto yung pagkakabitaw. Ano yan, hindi lang, hindi basta-basta minsan. Okay? Hindi yan ba? Yan. So, ganun yun. Ano yung apples of gold? Hindi ko alam. Basta siguro magandang picture yan. Yan alam. Hindi ko ano eh, tuto ko lang, tayo gawin iniisip yun eh. Apples of gold. Kasi yung gold, importante, apples si gold, gusto mo rin. Pero alam ko, anyway, hindi ako, ano na yan, medyo binago na yan sa English, okay? Okay lang kasi gusto nilang yan yung thought. Basta magandang bagay yan. So, yung sabihin lang yan, pag ikaw ay, maayos yung pagkasalita mo, sakto, pasok, sound, mangyayari yung dapat mangyayari. Okay? So, ang kabalik na ano, yung ginagawa ngayon ng kaibigan niya ngayon, di ba? Nasa positive siya, kino-comfort, baliktad naman kayo, para niyo akong,
ang sabi nila, rinito sa sarili kong antika eh. Dito na nga ako eh. Pero nagaginisa pala. Oh, eh. Ginisa sa sariling antika. Do you imagine to reprove words and the speeches of one that is desperate, which is a swim? Tutuluan mo pa ako, una, mali ka. Pangalawa, hindi ano, hindi ko kayang tanggapin yung ganyan sa panahon ko ngayon. Okay? Yea, you overwhelm the fatherless and indeed a pit for the friends. So, hindi ko alam kung fatherless is ano. Siguro, matanda naman na siya. But ang fatherless, may preaching din tayo niyan. Ang picture ng fatherless is isang taong kawawa. So, kawawa na nga siya. Ay, hukayan ko kaya ito ng ano, baka palaglag pa siya doon. Ganun ang ginagawa pag din tayo marunong. Na, nasa kulto na siya. Tawanan ko kaya ito. Ngayon tayo, inag-uusapan natin sila, okay lang yun. Amen. Kasi ginagawa ko persuasion sa inyo para makita niyo kung gano'n sila kalunos-lunos ng kanilang kalagayan at nakakatawa naman talaga. At nakakaawa at the same time. Okay? So, pero pag hintong ka na, gusto kong ininig ka na, ano ko? Ano kayo, Katolik? Masang ba kayo sa Diyos Diyos? Ganun. Intindihan? Now therefore, be content, look upon me, for it is evident unto you if I lie. Sa Tagalog, parang sinasabi kanina, timbangin niyo ako, okay? So ganun po yan, pag tayo nasa, ano, again, nag-soul winning man, or may kaibigan tayo gusto mo ay challenge or tulungan, tingnan niyo, look upon me. Tingnan niyo kung anong kalagayan niya. At, sabi dyan, evident naman kung nagsinungaling ako. So again, kung di ka ma-wise, hindi mo mas madalas yan na hindi mo agad-agad na makikita. Kaya nga magpaka-wise ka. Okay, lalo na, pag yung dinidil mo ngayon, ay medyo sensitive nga yung kanyang situation dahil siya ay susubok. Amen? So, saan bakit pwedeng yan yan? Itong marayan. Sa mga bata, nag-iisip ko sa kanyang mga kalimig. Wala ka lang naisip. Mas bigla kayo naman naging ninja. Okay. Tapusin na natin. Return, I pray you, let it not be iniquity, manik. Return, I pray you, let it not be iniquity, yea, return again, my righteousness is in it. So, manghirap na maintindihan kung hindi kayo pamilya sa Bible, no? Sa King James. Pag sinabing return, madalas sinasabi yan, return. Kaya naman binanggit yan. Basta parang lalala niya si Samuel naman. Kung si Saul ay sabi niya, Saul, return to me. Ano sabihin nun? Bumalik ka dito. Obviously, ang nangyari doon, nagalit sa kanya, di ba? So, iniwanan. So, return to me. Ibig sabihin, dito sa context naman ni Joe, teka lang, intindihin niyo ako. Parang ganun. Huwag niyo i-dismiss yan. Ganyan po yan. Pag ikaw, kaibigan mo, dinismiss ka. Ibig sabihin, parang, lalakot pa ko na naman. Alam mo yan, yung sinasabi mo sa kanya, naku, huwag kang mag-ganyan kasi ganyan. Baka may kilala akong ganyan na matay sa bako. Kumari, ganyan. Sabihin niya, sinabi na expert yun. Iniwala dyan. Dinidispiss ka na agad. So, huwag ganun. Okay? Pag may sinasabi siyang importante, oh, kaya alam ko na totoo yung ating position dyan kasi nga, lahat inaalala natin eh, nagtatanong ako, sabi nung kaya may sabi siya, eh na, na-COVID talaga ako, paano nalaman may COVID ka? Alam mo ba na accurate siya, gano'ng accurate siya sinabi ng nag-invento niya? Wala na sila masabi. O paano, kaya ibig sabihin, ano? Nalamang sa hindi, sila yung wala sa posisyon na mag-judge at i-dismiss ka. Ganun lang po yun. So sa case ni Job, ano, alam ba nila yung pinagdadaanan ni Job? Alam ba nila kung binasa nga kanina, nakatulong yun ah. Alam. Pati nga si Job, hindi nga siya nagkakasala hanggat, alam mo na, hindi. Righteous siya eh. Nagkakasala siya pero I believe yung mga, alam mo na, mga kasalanang hindi ganun mabigat. Okay? Para sabihan ka lang, righteous nga daw eh. Kaya ang ginawa niya, nag-offer siya para sa mga anak niya, di ba? Kasi baka nagkasala sila. So, yung sabi ko lang dito, hindi siguro nila kilala si Job. Amen?
Kaya sabi niya, ito na pray you, let it not be iniquity. Ibig sabihin, sana huwag kayong magkasala na mag-judge kayo ng mali. Return again, huwag niyo dismiss. My righteousness is in it. Okay, so ganyan din tayo. Relate ko lang sa ating panahon ngayon. Pag ikaw, pag nagkaroon ito, magkakaroon ng pagkakataon, sino mga best friend ngayon dito? Wala. Sino best friend mo? Wala. Ikaw. Kunwari na lang kayo mag-best friend ngayon. Nangyayari po yan na magkakaroon ng chismis, ganyan. Bandang huli, magkakasira kayo. Dahil lang sa chismis. Parang sinasabi dito, huwag kayong mabilis sa magkasira dahil lang sa misunderstanding. Okay, sa case nila dito, parang may misunderstanding. Kaya sabi niya, return to me, my righteousness is in need. Sinabi ko yun, totoo yun. Mga sinasabi niya, dalawang sinungaling. Is there iniquity in my tongue? So again, tinatanong niya kung nagkamali ako, mali ba? May mali ba akong sinabi? Cannot my taste discern perverse things? Eh yung sinasabi sa kanya ng Eliphaz, kung naalala nyo, perverseness na yung sinasabi sa kanya. Kasi sabi, ano, kung may perverseness ako, hindi ko ba natikman yun? Hindi ko ba nalaman? So matindi po yung kasalanan sa kanya ng mga kaibigan niya again. Advance tayo sa katapusan niya. Sa katapusan niya, makikita natin mali sila. Pero anong sayang na sayang doon? Kung ikaw ay kaibigan, ano? Relate natin sa atin. Kung kaibigan ka, ano masasayang sa'yo pag hindi ka tumulong? Kaibigan mo, ano pa? Opportunity. Ha? Yung opportunity mo makidama. Sino nagsabi nun? Narinig ko mo, sinabi mo lang. Sino may nagsabi nito? Ano sinabi mo? Tama. Pareho kayo. Nakikinig kayo, wala ka. Okay? Yung sinasabi ko kanina pa. Ang kaibigan, nandiyan ka, sabi din sa Bible yun. It is born in for adversity. Kaprother pala yun. Pero ganun din, kung kaibigan ka, nandiyan ka na nga, opportunity yung makatulong. Yung iba, nandiyan yung opportunity. Baliktad pa. Pasok na naman yung soul winning. Oh. Ay, opportunity mo na eh. Na masyara niya, maligtas siya, hindi siya pupunta sa impyerno. Imi-miss mo ba yun? Diba, sino ba yung nagkwento last time? Daddy yata, diba? Ako, ganun nga rin. Alam mo na kwento sa inyo, yung classmate ko na nagka-cancer. Nagmamadali na yung kasama ko. Uwi na tayo. Oh. Hindi, siya siya na kung natin. Hindi, saka na. Oh, sige, balikan kita, ha? Ilang araw lang, patay na. Eh, basta, di pa ako marunong, eh. Opportunity mo ngayon na mag-aral. Amen? Every opportunity, every time na sina-challenge ka mag-soul winning, hindi pa ako marunong, okay, alam ko rin yun eh, mukha naman eh. Aralin mo. Pag uwi mo ngayon yan, kaya ni Brad, kaya ni Sis, kaya o kaya yun? Hindi pa. Aralin mo. Amen? Tsaka at stake dyan, especially yung mga mahal nyo sa buhay. Imagine yung mahal nyo sa buhay. Okay? Imagine nyo. Imagine nyo ba? Imagine nyo, maganda kayo ng pangalan. Isipin nyo, mahal nyo sa buhay, hindi pa sigurado sa langit. Tapos, kinamatayan nyo yun. Imagine nyo, nasa impyerno yun. Huwag nyo gagawin ito pag ano, funeral. Ako, hindi ko ginagawa yun, kasi nyo. Pero papasok pa rin idea, dahil nyo yung totoo eh. Di ba, may kailan lang may nagsasabi, kung wala lang kasi nagagawin. Hindi ko alam yung tatay ko, nasa langit pa sa impyerno. Ang hirap na, no? Kaya iba, tumatanggi minsan sa atin. Dahil hindi, ibig sabihin yung tatay ko, yung nanay ko, sa impyerno. Huwag mo nang patulang pag ganun. Pero napakahirap. Amen? Ngayon, maging kaibigan ba tayo na maayos? Pupa tayo si Eliphaz. Makita niyo yung aking meme na yun, ano? Yung tanongan, yung kamay. Yung mga shadow preaching daw, may nalulunod. Ay, wala ka dyan. Inapirang lang. Isa para tayong ganun. Eh, basta ako, soul winner na ako eh. Improve mo pa. Para ma-reach mo rin yung iba. Amen? Kayo, pagpastor na kayo, kahit mature Christian na kayo, hindi nga lang yun ang gagawin natin. Alam niyo, mga sinasolve natin, mga stranger yun.
mahirap yan dito, yung mga andito na. Okay, sabihin natin ligtas na. Ang dahil pa rin lang kailangan, di ba, para sa atin, galing sa atin. Kailangan pa nilang tayuhan, amen? Ayan people natin, sana hindi mapahamak. Pero minsan sa kapabayaan natin, mapahamak yan. Makakalampas yan, makakagaw ng kaaway yan. May sira buhay niyan pag hindi natin ginawa yung part natin. Amen. Amen. Kaya magpakasipag tayo, magtapa tayo sa Panginoon. Hindi natin kaya ligtas na, pero at least, kaya nating naligtas. Okay? Gamitin tayo ng Espiritu rin kasi na. At mabida sa kaimpiyano sa ibang bagay. Amen? Amen. Pray, Panginoon, salamat sa buhay, Panginoon Job. Kung saan makikita namin, Panginoon, maraming exchange ng salita dito at kapupulutan namin aral, especially yung mga maliliit, Panginoon, na bagay na sabihin namin kinalilituan ng iba. Binanggit na, Panginoon, dito yung mga doktrina, Panginoon, na makikita rin namin dito sa mga natin para sa Bible. Nawa, gano'n pa rin maging perceptive, Panginoon, na makita namin itong mga aral na gumawa. Kami maging maging kaibigan. Dahil yung word na kaibigan, nila po yan sa mababaw na sense, Panginoon. Tulad na iba na palaro, or ano naman yan. Really, kahit kayo po naging kaibigan kayo sa amin, in that kayo po ay iligtas po kami. So I pray, maging kaibigan din po ulit kami, mabuting kaibigan sa aming mga lost souls dito, Lord, sa mundo. Ganun din po, Lord, sa event, sa mga ligtas na, pero at the moment, mahina sila, may kailangan sila tulong sa bentong area ng buhay nila. Kailangan nila ng wisdom minsan. Minsan, kailangan nila ng physical help. Minsan, ay ibang bagay na pangailangan pa rin. So, I pray na tuto kami, Lord, sa series namin sa Job. Kaya pang matuto sa amin, ang challenge at kay Panginoon. Patalino, Panginoon. Palakas din po. Dapat po, Lord, kayo marulati. In Jesus' name we pray. Amen.